Sa pagdating nila sa tahanan ni Tomas, agad naman nilang inilahad sa kanyang ama ang tungkol sa nakaharap nilang hunyango. Ipinagbigay abiso din niya rito na ang kanyang ginawa ay nararapat lamang sapagkat ang nilalang na yun ay nagdudulot ng napakatinding salot sa kanilang baryo. Kampante naman siyang hindi magagalit ang kanyang ama sa kanya sapagkat alam niya sa kanyang sarili na madalang lamang siyang gumawa ng ganoong uri ng gawain. Habang nag-uusap sila ng ama niyang yon, muli nitong ipinaalala ang hangganan ng kanyang gawain. Hindi naman ito tumutol sa ginagawa niya, bagkus nag-alala lamang ito sa mga bagay na maaaring mangyari sa hinaharap. Sinasabi ko sa iyo, Tomas, kapag ikay pumapas lang sa pamamagitan ng dahas, sa ganyang paraan ka din dadanas ng hirap. Mag-iingat ka, anak, sapagkat habang lumalaganap ang iyong pangalan sa ating lugar, paliit din ang paliit ang iyong mundo. Wika ng kanyang ama nang marinig nito ang tungkol sa bagay na kanyang ginawa. Alam ko naman ho yun, Tay, pero wala kasi akong pagpipilian eh. Kung hindi ko gagawin to, sino pa ang gagawa? Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng kanyang ama, ninais na lamang nitong manahimik habang inuubos ang hawak-hawak nitong kape. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, ninabuti ni Tomas na pumasok na sa loob ng kanilang tahanan. Mas ninais na lamang niya noong magpahinga kesa humarap sa kanyang mga magulang sa kanilang hapagkainan. Makalipas ang 3 araw, nagpatuloy siya sa kanyang ordinaryong buhay. May iilan man siyang nararamdamang nilalang sa kanilang lugar, minabuti niya itong ipagsawalang bahala na lamang. Ipinangako na niya kasi noon sa kanyang sarili na gagawa lamang siya ng hakbang kung may nakita siyang binibiktima ng mga ito. Dahil ang buwan na yon ang kapistahan ng kanilang lugar, kaya na may maiging naghanda ang kanilang pamilya. Si Tomas noon, panay na ang paglalako ng kanilang mga itinanim na bungang kahoy upang magkaroon naman ng kakarampot na kita kahit papaano. Habang naglilibot siya noon sa kanilang baryo, ramdam na ramdam niya ang saya na naidudulot ng pista. Lahat ng mga tao sa kanilang lugar ay nananatiling nasa labas ng kanilang tahanan, umaga man o gabi. Sa pagsapit ng araw ng kapistahan, iba't ibang uri ng pagdiriwang ang kanilang nadatnan sa baryo. Halos mapunit na noon ang kanyang pisngi sa kakangisi, gawa ng willing-willy siya sa mga bagay na kanyang nasisilayan. Ang labis na ikinagalak noon ni Tomas ay ang pagdating ng gabi kung saan magaganap ang subukan ng agimat. Bagaman hindi siya kasali, nananatili pa rin ang kanyang labis na pag-aasam na masipat ang abilidad ng lahat ng mga antingerong magtatagisan. Kinahapunan, ninais na ni Tomas na maghanda. Di pa man noon tumatalikod ang araw, kasalukuyan na siyang naglalakad patungong liwasan. Kasakasama niya noon si Elpin na hindi rin magkamayaw ang tuwa sa nalalapit na tagisan ng mga antingero. Dahil nasa espiritual na estado ang kaibigan ni Tomas, kung kaya't inaasahan na niyang hindi ito mapapansin ng mga ordinaryong mata ng tao. Tumatagos din ang subhi sa mga material na bagay, kaya na may hindi problema dito ang pagsunod kay Tomas. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na silang nakaupo sa pinakaunang bahagi ng liwasan. Kokonti pa lamang ang tao noong mga oras na yon sa kadahilan ng abala pa yon sa paghahanda sa kanilang baryo. Nang masipat niya ang pagsidatingan ng iilan, ninais niyang wag nang umalis sa kanyang kinauupuan upang hindi siya maagawan ng pwesto. Isang oras pa ang lumipas
na puno na nga ng mga manonood ang liwasan. Naroon na din ang iilang mga antingerong panayang usal sa gilid ng entablado bilang paghahanda sa nalalapit na subukan. Habang pinagmamasdan ito ni Tomas, rinig na rinig niya ang mga matatalinhagang usal na binibigkas ng mga ito. Ang iba gumagamit ng 7 salita, habang ang iba naman gumagamit ng 5. Hindi ba nila alam na ang pinakamalakas na karga ay nasa 3 salita lamang? Wika ni Tomas sa kanyang kasangka. Kung hindi nila alam ang bagay na yan, paniguradong mabababa lamang ang antas ng kanilang kaalaman. Siguro, Ginoong Tomas, kung sumali ka sa kanila, malamang hindi pa man nag-uumpisa ang tagisan, ikaw na ang panalo. Sagot naman dito ni Elpin. Nang marinig ito ni Tomas, ngumisi lang naman yon habang mahinahong sumasagot ng... Bagaman malakas ang kakayahan ko, wala pa rin akong karapatang maliitin ang kanilang kakayahan. Sige kaibigan, manood na muna tayo. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong ibinaling ang kanyang wisyo sa entablado. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nag-umpisa ang subukan sa pamamagitan ng pagsubok sa kanilang mga kabal na nasa katawan. Ang unang ginawa noon ng mga antingero, sinaksak nila ng ilang ulit ang kanilang mga katawan ng kampit upang maipakita sa mga manonood ang tibay ng kanilang mga kalasag. Sa ilang ulit na paggawa nito ng mga antingero, kitang-kita ni Tomas ang pamumula ng mga balat nito. Bagaman hindi yon tinatablan, hindi maitatanggi ng mga kalalakihang yon na ang kanilang ginagawa nagdudulot ng matinding sakit at kirot sa kanilang mga katawan. Ayon kay Tomas, na ang ganoong uri ng kalasag, kinukonsidera niya bilang isang marupok na kakayahan. Ang tunay na kabal, hindi nabibigyan ng kahit na anong pinsala ang katawan kapag inuundayan mo ito ng saksak ng kahit na anong matatalas na gamit. Wala ding nararamdamang sakit ang tunay na nagtatanga nito, gawa ng ang pakiramdam nito, para lamang isang mapurol na sandata ang tumatanday sa kanyang katawan. Dagdag pa ni Tomas na ang totoong kakayahan ng kabal, hindi madaling makontra ng kahit na anong sumpa. Wala ding talab dito ang sumpa ng lupa, maging ang sumpa sa dagta ng saging. Mariin din niyang pinatotohanan noon na kaya niya nasabi ang ganoong uri ng kabal sapagkat tinataglay niya ito. Makalipas ang ilang minutong pagpapakita ng lakas ng mga antingero, tuluyan na ngang naudlot ang kanyang ginagawa. Pagharap ng mga ito sa kanila, bumungad sa mga mata ni Tomas ang mapupula nitong mga balat, indikasyon na walang sino man sa mga ito ang nagtataglay ng kanyang sinasabing kabal. Ilang minuto pa ang lumipas, lumipat na sa pangalawang tagisan ang subukan ng agimat. Sa puntong yon, medyo tagilid na ang mga antingero, gawa ng medyo mahirap na ang susunod na pagsubok. Paano ba naman kasi? Hahatawing ka ng talibong sa likod na siyang mapanganib sa bawat taong naroon. Mahigpit ding inilahad ng mga namamahala sa patimpalak na huwag gagayahin ang mga bagay na kanilang masisilayan sapagkat ito ay lubos na mapanganib. Nang mailahad na ang susunod na pagsubok, ni isa sa mga antingerong kasali, walang nagtangkang gawin ito. Ang iilan sinasabing gagawin ng pagsubok na yon, subalit kitang-kita sa kanilang pagmumuka ang labis na pag-aalangan at pagkabahala. Maya-maya pa, purong pangungutsa na lamang ang natanggap ng mga ito dahil sa kanilang kaduwagan.
Lahat ng mga taong nanonood ay purong pagpapahiya ang ginawa sa kanila na siya namang hindi nagustuhan ng namamahala. Upang hindi na madagdagan ang kaguluhan sa lugar, umisip si Tomas ng paraan nang sa gayoy maiba ang pagtingin ng mga tao sa mga antingero. Wala siyang ibang hangad noon kundi maprotektahan ang kanilang larangan nang sa gayoy hindi ito maging isang katatawanan para sa karamihan. Nang akmang tatayo na siya sa kanyang kinauupuan, bigla naman siya noong natigilan nang marinig niyang merong sumigaw sa kanyang tabi na nagsasabi ng, "Nandirito si Tomas! Hindi ba't magaling itong albularyo? Bakit nyo hindi ito isali? Kilala ito sa lugar. Marami na itong nagawa. Kaya naman lubusan kaming matutuwa kung siya man ay magpapakita ng kahusayan sa ating harapan." Paulit-ulit itong isinisigaw ng lalaking yon hanggang sa dumating ang puntong nakuha na nito ang atensyon ng karamihan. Akmang aatras pa sana noon si Tomas, subalit dahil sa pamimilit ng mga taong nasa kanyang paligid, wala na siyang nagawa kundi ang tumungo sa entablado. Pagdating niya doon, kitang-kita niya ang pagkagulat ng lahat ng antingerong nasa paligid niya dahil sa kasama niyang engkantado. Pasensya na kayo mga kapatid, maging ako man, napilitan lamang na gawin ang bagay na ito. Paalala lang, hindi ako naparito para makipagtagisan sa inyo. Ang nais ko, maiba ang tingin ng mga tao sa katulad natin. Wika ni Tomas sa kapwa niya ang tingero. Nang marinig ito ng mga kalahok, tumangulang naman ang mga ito habang ibinibigay sa kanya ang entablado. "Sige, kung yan ang gusto ninyo, pagbibigyan ko kayo. Pero, maaari bang huwag nyo nang ipahiya ang ating mga kagalang-galang na antingero? Tao lang din sila, nasasaktan kagaya ninyo." Wika ni Tomas sa gitna ng entablado. "Hindi na namin sila kukutsain kung ikaw mismo mapapatunayang totoo ang kanilang mga tinatangan. Ipakita mo sa amin ang totoong kabal o anumang bagay na sinasabi ninyo." Dahil sa sinabi ng mga ito, wala nang nagawa si Tomas kundi ang gawin ng mga bagay na kanyang naisip. Habang inihahanda niya ang kanyang kabal, kitang-kita naman niya sa pagmumukha ng kapwa niya ang tingero ang labis na pagkagulat at pagkamangha. Halos hindi ng mga ito lubusang akalain na merong isang tao sa kanilang lugar na kayang gumawa ng kalasag na napakamakapangyarihan. Sa sobrang lakas kasi ng kabal noon ni Tomas, nagagawa na itong masilayan ng bahagya ng mga ordinaryong ikatlong mata ng mga antingero. Kitang-kita na din ng mga ito si Elpin na nakatayo lamang sa gilid ni Tomas habang nagmamasid. Matapos niyang maikarga ang mga bagay na kanyang kinakailangan, doon na niya inumpisahan ang pagsubok. Ang una niyang ginawa, nagpatarak siya ng kampit sa mga manonood upang mapatunayang totoo ang kanyang kabal at hindi pangkaraniwan lamang. Lahat ng mga sumasaksak sa kanya noon ay ramdam na ramdam niya ang puwersa ng mga ito na para bang gusto siya nitong ipahiya. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na kahit anong gawin nila, wala silang kakayahan na masaktan o masugatan si Tomas. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga niyang nakumbinse ang lahat ng mga manonood. Kitang-kita sa mga ito ang labis na pagkamangha sa kadahilan ng nagawa nitong manahimik habang nanonood. Maya-maya pa, doon na kinuha ni Tomas ang isang talibong habang nagwiwika ng, "Kapag malakas ang pananalig mo, wala kang katatakutang bagay. Ang talibong na ito, matala sa inyong paningin, hindi ba? Pero kapag sinubukan niyo itong tingnan ng mapurol, hindi kayo nito masusugatan.
Pag-isipan niyo ng mabuti ang mga bagay na aking sinabi, sapagkat nariyan ang susi ng aking karunungan. Hindi ko ito sasabihin, bagkus nais kong paghirapan niyo itong makuha para tanganin. Matapos nitong makapagsalita, kumuha ito ng katawan ng saging sa gilid ng entablado at walang habas na itinarak dito ang talibong na kanyang hawak. Ipinatarak niya din ito sa mga kapwa niya ang tingero sa lupa upang mapatunayang hindi siya nandadaya. Sinabihan niya din ang mga kalahok sa patimpalak na usalanyo ng pambasag sa kabal nang sa gayoy masiguro nilang hindi basta-bastang talibong ang ihahataw ni Tomas sa kanyang katawan. Nang marinig ito ng kanyang kapwa mga antingero, walang pagdadalawang isip naman itong pinagtipunan ang talibong. Lahat sila umusal doon nang sa gayoy maipakita ni Tomas ang buong potensyal ng sinasabi niyang kabal. Bagaman may nararamdaman si Tomas sa ibang kalahok na pagkainggit, hindi na lamang niya yun gaanong pinansin. May iilan kasi sa mga ito na hindi maikubli ang kanilang mga ngiti sa labi habang nag-uusal ng pambasag kabal sa talibong na yon. Matapos itong pagkumpulan at usala ng mga antingero, halos ni isa sa mga ito, wala nang nagtangkang humawak sa talibong. Paghawak doon ni Tomas, ramdam na ramdam niya mula roon ang bigat nito dahil sa mga usal at sumpang nakakapit doon. Sa pagtahimik ng mga taong nasa paligid, marahan naman niya yung inilapat sa kanyang mga palad habang nananatiling walang imik. Ilang ulit niya yung hiniwa sa kanyang kamay, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi man lang siya nito nagawang masugatan. Matapos yan, buong lakas niya itong inihampas sa kanyang likuran, subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, tumalbog lamang ang talibong na yon. Wala itong naibigay na sugat sa katawan ni Tomas, maging galos man lang. Ilang minuto pa ang lumipas, nanatiling tahimik ang lahat ng mga manonood. Pagtitig ni Tomas sa kinaroroonan ng mga antingero, iniabot niya dito ang talibong habang nagsasabi ng, "Hatawin niyo ako para maniwala sila sa kanilang nakita. Huwag kayong mag-alala. Walang mangyayari sa akin." Nang marinig ito ng mga antingero, dali-dali naman itong lumapit sa kanya. Ang iilan sa mga ito ay hindi na kayanang iangat ang talibong dahil sa napakaraming usal na bumabalot dito. Bago ito tuluyang ihataw sa kanya ng antingero, muli nitong dinagdaga ng usal sa talibong. Nakangiti lang naman noong nakatitig si Tomas habang nananatiling walang imik. Paghataw ng lalaking yon sa kanya, kagaya ng inaasahan, tumalbog lamang ang talibong na hawak nito. Halos sa kabuuan, tatlo ang humataw sa kanya noong antingero, ngunit hindi man lang tumalab sa kanyang katawan ng talibong. Ni Galos ay wala itong nakita na siya namang labis nilang ikinamangha. Matapos ang pangalawang pagsubok, umusad na sila sa pangatlo. Hindi ordinaryo ang pagsubok doon, gawa ng kinakailangan mong humiga sa mga nagbabagang kahoy. Nang masipat ito ni Tomas, agad naman siyang nagkarga ng panibagong kalasag sa kanyang katawan habang patuloy na humihingi ng basbas sa elemento ng apoy. Ayon kay Tomas, na ang pangatlong pagsubok sa subukan ng agimat ang pinakamadali para sa kanya sa kadahilanang hindi na yun nangangailangan ng dagdag lakas sa katawan. Ang kailangan mo lamang gawin, paigtingin ng husto ang iyong kalasag upang maprotektahan ka sa panganib na maaring maidulot ng apoy. Matapos niyang makapagkarga, kampanteng lumapit naman siya sa baga. Ang una niyang ginawa dito, kumuha ng nagbabagang kahoy
at walang pagdadalawang isip na inilapat yon sa kanyang bunganga. Nang mapagtanto niyang umepekto na ang kanyang usal, mabilisan naman niyang hinigaan ang mga bagang naroon. Dahil sa kanyang ginawa, halos pwede mo nang hiwain ng kutsilyo ang katahimikan sa buong paligid. Ni isang tao roon ay walang nakakapag-ingay, gawa ng seryosong seryoso ang mga ito sa panonood sa kanya. Makalipas ang ilang minutong paglangoy sa apoy, ni Katiting nasunog sa damit ni Tomas wala silang nakita. Dahil sa kakaibang kakayahan nito, kung kaya't nagpa siya na ang mga manonood na siya ang gawing kampyon sa subukan ng agimat. Wala namang nagawa ang ibang kalahok sa kadahilan ng maging ito man aminadong namangha sa ginawa ni Tomas. Nang matapos na ang subukan ng agimat, agad namang nagsialisan ang mga tao sa liwasan. Siya naman noon, pinaalis na muna ang mga ito bago tuluyang umuwi sa kanilang bahay. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, bigla namang nabaling sa isang lalaki ang kanyang paningin nang masipat niya itong nakatayo sa pinakadulong parte ng liwasan habang nakatitig sa kanya. Meron itong hawak-hawak na libro na parabang dahan-dahan itong binubuklat. Pagsilay doon ni Elpin, bigla naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng "Nararamdaman ko ang presensya ng Diablo sa taong yan. Mag-iingat ka, Ginoong Tomas. Malakas ang kutob ko na hindi yan ordinaryong nilalang." Nang marinig ni Tomas ang sinabi ng kanyang kasangga, kalmado lang naman niya yung tinitigan habang sumasagot ng "Huwag ka mag-alala, kaibigan. Hindi tayo niyan kaya. Halika na, umuwi na tayo." Matapos nilang mag-usap, agad din naman siyang bumaba sa entablado. Pagsilay ng lalaking papalapit siya sa kinaroroonan nito, dali-dali naman yung umalis. Halos kisap mata lang noon ang pagitan nang tuluyan yung maglaho sa kanyang paningin. Wala naman siyang balak na sundan ng lalaking yon, kung kaya't minabuti na lamang niyang bagdasin ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Sa pagkakatanda noon ni Tomas, nasa alas 10 na ng gabi ang oras noon habang kasalukuyan niyang binabagtas ang daan papauwi sa kanilang tahanan. Ilang minuto lang ang lumipas sa kanyang paglalakad, muli na naman siyang napatigil gawa ng may nararamdaman siyang presensya di kalayuan sa kinaroroonan niya. Pagsilay niya sa kanyang likod, bumungad sa kanya ang isang lalaking may hawak na librong lumiliyab habang nanlilisik ang mga mapupulang mata nito na nakatitig sa kanya. Dahil sa nilalang na kanyang nakita, agad naman siyang nagtaas ng bakod at puder sa kanyang katawan habang nananatiling nakikiramdam. "Ano ang pakiramdam na ituring kang kakaiba ng mga mangmang mong kababaryo? Sa tingin mo, Tomas, masaya ang ginawa mo?" Wika ng lalaking yun sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla namang kumunot ang kanyang noo habang sumasagot ng "Hindi ko ginawa ang bagay na yon para makakuha ng simpatsa o anuman. Ginawa ko ito upang hindi mapahiya mga kasama ko." "Sa tingin mo natutuwa sila sa iyong ginawa? Tingnan mo ang pagmumukha nila. Walang bahid ng tuwa, bagkus ay puro pagkainggit dahil sa iyong ginawa." Sagot naman ng lalaki habang ipinapakita sa librong yon ang pagmumuka ng mga antingerong kalahok sa subukan ng agimat. Dahil sa mga bagay na kanyang nasilayan, tuluyan ang binalot ng galit si Tomas. Pagsilay ng nilalang na mabilisan na siyang naglalakad papalapit dito,
dali-dali naman yung tumungo sa madilim na parte ng lugar. Paglaho nito sa kanyang paningin, agad naman siyang napatigil sa kanyang paglalakad habang patuloy na nakikiramdam sa buong paligid. Ipagpatuloy mong iyong ginagawa, Tomas. Hindi maglalaon. Malalaman na ni Panginoong Makaryo ang tungkol sa iyo. Malaki ang paghangad ng aming Panginoon sa tinataglay mong gamit. Wika ng nilalang na yon habang patuloy na nagkukubli sa kadiliman. Nang marinig ito ni Tomas, agad naman siyang nagpakawala ng mga palipadhangin sa buong paligid. Matapos yan, bigla naman nagkaroon ng liwanag ng buwan sa madilim na parte ng daan, subalit wala na siya doong nasipat na nilalang. Maya-maya pa, tuluyan ang naglaho ang presensya ng nilalang sa lugar na yon. Wala namang nagawa noon si Tomas, kundi ang magpatuloy sa kanyang paglalakad, pabalik sa kanilang tahanan. Dahil sa mga bagay na kanyang narinig, mas lalo pang tumindi ang kanyang pagnanais na makilala ang taong nagngangalang Makaryo. Mariing naniniwala noon si Tomas na ang taong yon ay maaaring merong kinalaman sa albularyong inilahad ng matanda na pumasok sa bundok ng San Cristobal. Sa pagdating niya sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang kanyang ama na kumakain ng kanilang handa sa labas ng kanilang bahay. Pagsilay sa kanya nito, agad naman siya nitong tinawag habang nagwiwika ng, "Kumusta ang subukan, Tomas? Masaya ba?" "Oho, tay. Ayos naman." Sa pagpapatuloy ng kwento, doon na magkakaroon ng kaalaman si Tomas ukol sa taong nagngangalang Makaryo. Okay, bakit ganun? Kanina, nung nilapag ko yung 6, excited ako ng 7. Tapos ngayon narinig ko yung 7, excited ako ng 8. Pero kasi yung 8 tsaka 9 bukas yun eh. Last 2 episodes natin para sa series. Tapos isang buong linggo tayo na ulit na puro one hit. Asahan nyo na ulit ng Friday, Saturday, Sunday. Sunod-sunod tayo na episode ng Balahibo ng Anghel. Para naman yung ibang na pag-iiwanan makahabol. Nice ba yun? Yun lang. Salamat.